mga lalabs, kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilog ng Euphrates. Dahil mayroong nagba-viral na video na nagpapakita ng maladimonyong ingay na nagmula sa ilalim ng ilog na ito. Pero bago po ang lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe at pakipindot na rin ng bell button na makikita sa ibaba ng video ito para maging updated ka sa lahat ng panibagong upload ko. Maraming salamat po. Without further ado, and let's go! Ang ilog ng Euphrates ay isa sa pinakamahalagang ilog sa mundo. Ito ay tahanan ng maraming halaman at hayop at nagbibigay ito ng tubig para sa milyon-milyong tao. Ngunit may isang bagay tungkol sa ilog Euphrates na mas hindi ka panipaniwala kaysa sa laki o kahalagahan nito. Sa video na ito, matutuklasan natin ang ilang nakakatakot na pagtuklas ng ilog ng Euphrates na magpapalipad sa iyong isipan. Natutuyong ilog ng Euphrates kaganapang ikinagulat at ikinamangha ng mga tao sa buong mundo, lalo na yung may nag-viral na video kung saan ay maririnig ang mga nakakagimbal na tunog mula sa ilalim ng lupa. Tila mga demonyong naghihinagpis at nais makalaya sa pagkakakulong ng matagal na panahon. Magugulat ka dahil mayroong mapapansin sa mga naririnig na ingay na siguradong makapagbabago sa iyong pananampalataya. Merong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba na may demonyo sa ilalim ng ilog ng Euphrates? Mula nang lumabas ang video na nagpapakita ng maladimonyong ingay na nagmumula raw sa ilalim ng Euphrates, marami ang nagsabi na ito ang katuparan ng maraming propesiya hinggil sa nalalapit na katapusan ng mundo. Ang sinasabing ingay na nagmumula sa ilalim ng natuyong ilog ay nakuhanan ng video ilang buwan ang nakakalipas. Ito ay lumabas sa social media. Marami ang namangha sapagkat ito ay pinaniniwalaan ng mga sinyalis ng propesiya mula sa pahayag na libro ni Enoch, inutusan ng isang anghel na nagngangalang Raphael na bigkisin ang mga tinaguriang mga fallen angels sa pangunguna ni Ezekiel. Ang mga ito ay ginapos sa malalim na kadiliman. Subalit ang pagkakabilanggo ng mga tumalikod ay hindi panghabang buhay dahil ang kahihinatnan ng apat na anghel ay binanggit sa libro ng Apocalypse chapter 9 verse 14. Ang sabi, kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya't kinalagan ang apat na anghel na hinahanda para sa oras, araw, buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ayon sa Biblia, nakita ni Juan ang pagpapalaya sa apat na anghel na nakagapos sa Euphrates at inatasan ang mga ito na paslangin ang malaking bahagi ng buong sanlibutan. Kung hindi ka naniniwala, siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao sa maririnig mo na halos ganito rin ang pahayag ng isang haris na propetang si Muhammad sa kapitulong 370 hinggil sa Dajjal. Ang sabi, ang oras ay hindi daraan hanggat ang ilog ng Euphrates ay hindi natutuyo upang ilantad ang bundok ng ginto na pag-aawayan ng mga tao. 99 ang mamamatay. Nakakagimbal na propesiya na mangyayari sa hinaharap sa ating mundo. Ito ay pinatunayang muli sa libro ng Apocalypse chapter 16 verse 12. Ang sabi, ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig na ito upang ihanda ang daraanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. Kaya naman,
Marami ang naniniwala na sa mga huling araw matutuyo ang ilog at doon makakalaya ang mga fallen angels. At ang nag-viral na video ay nagpatunay sa mga nakakagimbal na hinaharap ng buong sangkatauhan mga maladimonyong sigaw na parabang naghihinagpis. Marahil sa ngayon ay nanginilabot ang mga karamihan at tumatayo ang mga balahibo dahil sa naririnig na ingay galing sa ilalim ng lupa sa natuyong ilog ng New Prates. Ang mga tinaguriang mga fallen angels na sa mga huling araw ay maghahasik ng lagim sa ating mundo. Meron bang anomalya sa nag-viral na video? Walang duda na marami ang nangingilabot sa narinig na boses na tila demonyong umungol ito. Ito na nga ba ang hudyat mula sa Biblia at Hadis tungkol sa Euphrates? O isa lamang pagkukunwari upang linlangin ang mga naghahanap ng sinyalis para sa hinaharap? Kung panunuorin at pakikinggan muli ang video, mapapansin na walang angkop na ambiance ang maririnig mula sa mabatong lugar o walang ingay na kahit nano pang ibon, walang ingay ng yapak ng kumukuha ng video o ingay nung inusog nito ang mga bato. Walang kahit anumang kaluskos na maririnig maliban sa boses na nanggagaling daw sa ilalim ng lupa. Hindi ba dapat kuha ng recording sa CP ang maraming ingay? Sa paligid nito tulad ng ihip ng hangin, tunog ng mga ibon at marami pang ibig sabihin lang na patong ang tunog. Ganun pa man, marami ang nagsasabi na talaga lamang malakas ang pag-ungol kung kaya hindi maririnig ang ibang ingay. Kung hindi ka kumbinsido sa pagsusuri sa kapaligiran, mas maigi siguro na pagtuunan ng pansin ang mismong tunog na i-record kung gagamit ng music identifier app katulad ng Shaham. Lalabas na ang mga tunog ay mukhang gumagamit ng sound effects. Maraming mga YouTuber ang gumagawa ng iba't ibang uri ng sound effects gamit ang mga audio enhancers tulad ng YouTube creators ng brand name Audio. Sumakatuwid, maririnig ang isa sa mga original na sound effects na mga ungol na inupload noong May 2017. Kung ipaghahambing ang dalawa at pakikinggan ng maigi, ano kaya ang magiging resulta? Ito ang recording mula sa Euphrates. Ito naman ang galing sa brand name Audio. Hindi ba tila magkahawig? Kung hindi ka pa rin makapaniwala, ito ay isa-isahin natin. Halos magkapariho lang ang pangalawang ungol sa Euphrates at sa brand name the Audio. Di ba magkapariho lang ang pangalawang ungol mula sa Euphrates at mula sa brand name Audio? Mukhang pareho lang, di ba? At ito naman ang pang-apat na ungol mula sa Euphrates at ito naman sa brand name Audio.
Pareho lang, di ba? Walang huda na marami ang nalinlang sa nag-viral na video na pinaniwalaang ungol ng demonyo mula sa ilalim ng lupa, subalit kung susuriin ang mabuti, mapagtatanto na ang tunog ng demonyo ay galing lamang sa ginawang sound effects ng brand name Ojo Channel na in-upload 5 taon na ang nakakaraan. Ganon pa man, marahil sa hinaharap ay makikita natin ang tunay na sinyalis sa katuparan. Nang propesya tungkol sa Euphrates, anong aral ang mapupulot dito? Maraming lumalabas sa social media na may ugnay sa pananampalataya o relihiyon. Isa sa mga timang sensitibo, tagos sa puso at damdamin, dahil ang paniniwala ay mula sa kalooban ng ating kaluluwa. Paniniwalang gumagabay sa buong pagkatao ng bawat tao sa mundo. Marahil sa una ay tila totoo ang mga ipinapakita, ngunit kung susuriin ay pawang panluloko lamang. Buksan mo ang iyong isip at hayaan mong lumalim ng lubusan ang iyong pag-unawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will need